Chatter Garden is our OFW pasyalan, tirahan during day off, stambayan at kasama lahat ang mga kaibigan. So punong-puno ng katatawanan at kasasayahan kahit yung mapait na katotohanan sa buhay ng OFW. Ngayon guys, unti-unti na dumadami ang mga tao dito sa Chatter Road, Chatter Garden, kasi hindi na siya masyadong walang ambon. So marami nang nakistambay dito. So kung hindi umuulan dito every time, so marami talaga yung mga nakistay dito ang nakaano lang. Yan. So ngayon start na siya. May warning. Ayan, bawal magtinda, magkalat dito. Ang mahuhuli ay madidimanda. So, ayan. Prosecuted. Ito po yung Central, guys. So yung Court of Final Appeal is this one. Yan, nakikita natin yan. And nandyan yung mga sign going to Star Perry Central Station, Promenade Central.
ito na yung Prince Building, Blackman, tagpuan ng ating mga kababayan. Pag-artista ka, no? Ang daming equipment, so. Kala ko may Independence Day. Wala naman. Sa part 1 ng ating video ay pinakita ko yung Chatter Garden. So, ito naman yung Chatter Road. Chatter Road is isa rin sa mga parte na nagkakaroon ng events dito. But every Sunday ay nakaklose kasi ito guys para sa ating safety ng ating mga kababayan kasi pag weekdays ay naka-open itong lane na to. So, Chatter Road ay mayroon siyang tatlong lane road ng central dito sa Hong Kong. At nakita natin doon sa labas pa lang sa may the court final appeal ay mayroon tayong napapansin na may tramway, bus station, at saka different kinds, and sa other side nito ay meron pa rin pinaka highway going airport naman siya. So yun nga, at meron siyang St. Paul Chatter. It begins at its intersection with Pedder Street and Divisbios Road Central in the west, and at Moray Road in the east. It divides Statue Square into southern and northern section. So napaka lawak ng central. So, tulad ng sabi ko sa inyo, pag Sunday, naka-close ang road na to for transportation dahil na rin po sa ating mga kababayan. At mostly kasi some of our kababayans ay dito po sila nag-i-stay every Sunday. Look at that guys. Ito yung buhay OFW dito sa Hong Kong. So, nakikita natin tong mga kababayan natin na naglalagay lang dyan ng
canopy or may bubong para safety sa araw at hindi sila mabasa ng ulan. Pero although umuulan guys, syempre yung baha, diba, umaagos din. So, ito po yung sistema at ito talaga yung totoong buhay ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong. Sa ating mga kababayan, syempre need naman talaga nila na lumabas para lang makasama yung mga kaibigan. At syempre dito sa Chatter Road, marami rin talagang mga ginagawa like this one, door to door. So ina-allowed naman yan. At syempre bago matapos ang gabi, naka-pick up na lahat yan. Malinis na, wala nang duming kalat na iiwan. Doon sila stricto sa mga kalat guys. Kapag ginamit mo ang road, kailangan wala kang iiwan na anumang bakas para mapagbigyan ka sa uulitin at sa mga susunod mong day off. So ito yung central dito sa Chatter Road. So yes guys, at nakikita naman natin talaga yung ating mga OFW or ating mga kababayan. Bilang isang OFW po na naglalakbay or gumagawa ng mga vlogs para ipakita ang tunay na kahulugan bilang isang OFW. So sa bawat OFW po na makakapanood nito, ito lang po yung aking maiiwan na bakas para sa inyo. Kung darating man ang oras sa buhay natin na tayo ay mapapagod, kung dumating man yun, matuto kang magpahinga at hindi ang sumuko. Isipin natin ang bawat ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. At yun ang sakripisyo ng bawat magulang, kapatid, tatay at lahat ng mga OFW. Salut po ako sa inyo at humahanga ako sa katatagan ng bawat OFW. So maraming salamat guys sa inyong lahat at see you soon sa ating next vlog. Paalam po.